everyone, welcome back to my channel. This is Sarah of Rayan Hime. Konnichiwa minasan, Rayan Hime no Sarah-chan desu. Kamusta ang magandang gabi to 18 and especially barbecue because today we have something that just dropped 11 hours ago. I'm finally on time and that is Hanabishi Culinary 101 with Josh Cullen. Culinary. I love it. I love a good pun. Absolutely the best. So I'm like so excited and ready for this. I've already been getting spoilers on TikTok. I know his mom is in this and it's Mother's Day weekend. I'm a mom. I'm like, can I handle this? We shall see. Let's just watch together and enjoy. This is not a music reaction, so I'll be maybe a little quieter because I'll be focusing on the video. I don't think we have English subtitles, so I will just do my best to enjoy without English subtitles. A little difficult, but we will make do. So let's get right into this, shall we? Ikimashou! Hello, what is up everyone? Hello! It's been a long time. You're right. Ngayon lang ulit ako nakita na magba-vlog at hindi na po ako marunong. I don't know what he says, but pero ngayong so araw, anyways. Kita nyo naman, naka-apron tayo. It looks means so good. Matitikman nyo na ang so luto ng Josh. That's smile. Pero alam nyo kasi meron ako mga private streams. Meron ako mga ginagawa recently na, alam nyo, nagluluto-luto kapag madaling araw. At alam ko marami nag-request sa inyo na gusto nyo makita kung paano nga ba ako magluto. Pero wait, there's more. Kasi meron akong mga kasama. Non-stop! Enthusiastic! Supercalifragilisticexpialidocious! So, na aking nanay! He's so cute! Hello! Mama! Ano? Supercalifragilisticexpialidocious. So ngayong araw po ay kami ay magluluto. Mm-hmm. Naisipan namin, syempre, together with Hanabishi, pinagsama po kami. Magluto daw kami ngayong araw. Ano masasabi mo doon? But thank you, Hanabishi. O, diba? Ready ka naman magluto? Ready na, ikaw. Oh, tara na! Let's go! Game! Oh my goodness, it doesn't matter that there's no English because it's just cutest. Cutest, love his smile, love everything. And also, this is really cool. I like that the name is kind of Japanese for this. Hanabishi. So, ayun nga, ano ba mga lulutuin natin ngayon? Spaghetti! Oh, they're gonna spaghetti. Barbecue! Barbecue! I will say though, this is reminding me that I need to get back to learning my Tagalog. Garlic. Ano? Garlic lang lutuin mo. Garlic bread. Oo, tsaka tapos panulak. Siyempre, si apple juice. Wow, galing-galing naman ang nanay ko. Nag-rehearse. Ako talaga, ang masasabi ko eh, the best ang spaghetti ni mama. Walang tatalo for all occasions, birthday, Christmas, New Year, kahit ano pa yan. Ano mo masasabi mo? Ano bang naaalala mo kapag kumakain tayo? Like a little girl. Spaghetti. Sorry, guys. Spaghetti. Yung spaghetti kasi, all-time favorite ng family din namin kasi yun. Si mama ko kasi ang pinakamagaling din magluto ng spaghetti. Mm-hmm. So yung spaghetti ng recipe ko is derived from her spaghetti. Mm, so mga tsaka wala kaming ninuno pala ng ano yan. Mga ninuno. I think it's so cute that we get to see Josh interact with his mom. I love this. Hindi kinagbenta. Mahal ang ano, puhunan. Ayun, mahal kasi ang puhunan namin for spaghetti. Kaya naman kapag meron lang kaming pera, nakakain ng spaghetti during those tough times, 'di ba? So yun nga, bago tayo magkaiyakan, tara, luto na tayo. Mamaya, ano pa naman alaala natin eh. Crying baby. O, sige. So, ngayon, pagigisan natin itong mahihirap ng aking nanay, ang kanyang sibuyas. I like to cook too. So, hindi tayo matalas. I can tell that that's gonna taste good. Those are good ingredients. Medyo mainit na kasi. Hinaan lang natin ng konti para saga na, kaya mo yan. Tapos, alam nyo, alam mo pagka nagluluto kayo? Alam mo kaagad, hawak pa lang ng chance, alam mo na kung marunong siya magluto. Totoo. So ganoon na, ganoon ko lang nakikita ko marunong magluto. I like his watch. Oh, 'di ba marunong? Naalala mo ba nung nagluto ka sa bahay? Ang niluto mo noon, hotdog. Ah, hotdog. Oh. Syempre 'yun yung mga unang mga entry level. Entry level niya, kaso hindi niya tinanggal yung balat. Oy, grabe naman. Tingnan ganun ba? Oo, meron ka noon, maliit ka. Ito na yung giniling natin na kami nudukat. I know Josh is not that tall, but he looks so tall next to his mom. Kesa, kung wala kayong pangtuna, okay, so American standard, because I'm tall.
At meron po tayong bagong kaalaman kay Kumari Aldrin, Chef Aldrin. At kung gusto niyo po magpaluto, at ayun, invite niyo po siya sa inyong mga kasal. Oy, grabe. Catering service. Ngayon naman, this is a fun experience kasi magkasama kami magluluto. Oh, kasi iniwanan niya ako lagi, mama, magluto ka na lang. Pero I do find time para magluto para sa kanya, lalo na pag hinihingi ni Josh. Maestro yun. O habang nag-wait, dance break muna, dance break, dance break, dance break, come on! Salbahe ka. Matama kami na sayaw mo, ma. Dati sabi mo, dancer ka, di ba? Oo, oh, gento. Dali, tutulang ka sa meta. 5, 6, 7, 8. Gento, gento. Gento, dito basta-basta bingo. Bingo, makakumlado. Gento, gento. Una kakikita ko sa bibit ko, katang lahat to eh. We need to put na the sauce. So, pagkatapos natin ilagay ang spaghetti sauce. Looks so good on an apron and white shirt. Chef Josh, absolutely here for it. Waiting for his restaurant to open. Yung ketchup ko sa bahay, kailangan kumpleto. May tomato, may banana. Tomato, banana. Yun naman ang pinaka gusto ko sa mga cooking habits si Mama. Parang, siguro yun na rin yung nadala ko na kapag merong mga may sabaw, titignan ko muna kung may option ba na pwede siyang iisa. Kakaiba rin kasi yung spaghetti ko. Lalagyan ulit natin ng laurel leaves. Mm-hmm. So they used, I think they used chicken powder, puyong, basil, bay leaf. Ito na sikreto ko. Mahilig kasi ang mga anak ko sa maanghang. So I make it more spicy. Mm-hmm. So lalagyan natin ng a dash. Or the cayenne pepper. Oh, anak, dun ka muna sa ano. So that's interesting because my mom and her mom would do they would do add chili powder to the spaghetti. That was my family secret to make it a little more flavorful. Alin ko na muna yung barbecue. So ito nga, meron na tayo nakamarinate ng ating barbecue. Barbecue, gonna see. Our Jackie make barbecue for us. Tayo. Siyempre, bubuksan muna natin ang ating griller. I like the grill. That's so nice. Wala talaga siya. I want one. So, okay na okay for indoors. Oh, so nice. Very fancy. Marami naman nakakalam talaga na ever since, alam niyo naman yon, kaya nga kayo, barbecue or BBQ ang tawag, eh kasi ever since favorite ko naman talaga, di ba? Ang ating barbecue. And I think medyo okay na siya. Yet, iilagay na natin. Ganito na lang, para mas marami mailagay. Ang gusto ko lang talaga dito, well, syempre nothing beats yung may, ano, yung outdoor na may charcoal. Pero kung mag-i-indoor ako, ito yung gusto ko dito. Hindi dumidikit. Hindi rin nasusunog yung pan niya, yung griller. Kaya parang, alam mo yun, very convenient. Wala pang usok. So, on the go talaga. On the go, ito yung for me, logical na dapat ginagamit kapag meron kayong griller. Okay, he sold me. I need so, it. Alam mo naman na season of Mother's Day ngayon. Ano bang mga wish mo para sa Mother's Day? Simple lang gusto ko. Gusto ko magkasama-sama tayo. Naalala mo, bira tayong mag-celebrate ng mga Mother's Day. O yun na nga, dahil medyo wala rin kaming extra money. Wala lang, ano lang kami, magsasabi lang, Happy Mother's Day, Mama, ganyan. Gaganon lang sila sa akin. Pero, yung memorable namin, kumain ba tayo sa labas nung dati? Kumain kami sa labas, siya nag-treat. Mother's Day. Yung nga, tuntuan na ako. Well, nung bata kami, nag-prepare kami for Mother's Day. Talaga namang, ano, gagawa pa kami ng letter. Letter. Kasi ako talaga, mama's boy talaga ako. Nung more bata. Personal. Oo, lumanta pa yan sa akin eh, yung Mama. I love you, Miss Kuya. Oh! Kasi, diba, Space Girls! I know the song. Although, yes, every mother wants that quality time and to hear those nice words on Mother's Day, that's exactly what we want. Talaga naman, magiging mama's boy ako, wala akong papay. That's what's important. Dati, talaga naman. Patay na naman ako! Yari na naman ako, Day! Hindi, sinasabi ko. Sabi ko sa iyo eh. Obviously, wala naman tayong ano. Bakit ba ako? Hindi yun ano. Parang sinasabi ko na. Barbecue na lang kayo dyan! Talaga naman, obviously, si mama yung kasama ko. So, mama's boy talaga ako.
Alright, parang matatapos na itong barbecue natin, kaya pwede na natin i-prepare ang ating garlic bread. Doon naman tayo. Una, mag-spread na muna tayo ng butter, mm-hmm. syempre. You have a choices of garlic, parsley. Well, just like my mom would make. The same. Para mag-garlic yung flavor. I miss my mom when I see things like this. Even though I'm the mom now, it makes me miss my mom. Then, ito yung masarap. Spend time with your loved ones. Seriously, nothing more important than this. You know, I wish I could have these days back with my mom. My mom is not able to do these things anymore. Ganyan lang anak kong pag-prepare. Tapos nalagay mo lang siya dito. Isa lang? Wait lang. Gagawa pa tayo. Wait lang. Okay. Namimiss ko to. Ayan. Nagbabanding. Share ko lang gamer pala. So now with my children, namin, I will try to remember to always make time to do these things together. Tapos kaya namin nakuha yung siguro yung trait na paglalaro. Make those memories. Hindi talaga niya maglaro. Tsaka yung ibang mga kapatid niya. Very competitive. This is how my mom would do the garlic bread to go. Like regular sliced bread. That's exactly the same. Ayan, okay. Lalagay lang natin lahat ng mga na-prepare natin for a garlic. Oh, the toaster oven. I like it so much. I love a good toaster oven. I have one, but this one is so cute. So, nagawa na natin lahat ng pambara. Kaya dito naman tayo sa ating panulak. And we're gonna make an apple juice. Ooh, the juicer. Gamit itong juice extractor natin. So cute. Ilalagay natin ito. Stylish. Fruits. Fresh fruits. Nice. Alam niyo, mahilig talaga ako sa mga asim katulad itong apple juice. Dahil sobrang convenient niya. Tignan natin. Is it easy to clean? That is my question. Is the juicer easy to clean? Pili ko mas mapapadalas ako mag... Ooh, so nice. Fresh fruit juices. In fairness man, dami natin nagawa. Ang productive natin kasi, bari mo, nag-spaghetti tayo. Nag-barbecue tayo. Tapos nakapag... tawag ito, garlic bread. Dami, and then makakapag-apple juice pa tayo. Oh, gusto magsinigang pa tayo. Wala na tayong sangkap. Hindi, pero alam mo, napaka-practical mong nanay. Kasi, alam so mo dahil kay Hanabishi. You really can just watch and do things all day. Ako, personal favorite ko yung griller. Kasi, alam mo yon yung pagka nagluluto tayo, wala talagang maaamoy na usok, hindi ka babaw. Alam mo yung parang feeling na parang magsasamgyup, mag-ano ka, nasurid ka. Kasi after, di ba? Yung salt mo, lalo na pag nakaayos na ako, papasok na ako schedule. Ayun, yun ang maganda dyan. Kaya lagi ko yung ginagamit. I want to eat Josh's spaghetti and Josh's barbecue and garlic toast. Everything looks so good. Ayun. And the juice. Ay, magluto. So, Mother's Day dinner. Yeah. Make me dinner, Josh. I'm a mom too. Oh, dahil Mother's Day season ngayon, ako I'm ready. I'm ready to have dinner with Josh. Gusto ko to. Why she's so. Everything looks so, so delicious. Ah, who knew? Who knew? Who knew that Josh is such a chef? He showed us his culinary skills. Ano naman yung nafe-feel mo ngayon? Happy. Siyempre. Of course. Bihira na kami magkasama ni Josh. Best feeling. Kaya, ang sarap ng feeling na nakakasama ko siya ngayon. Ayun, gusto ko lang siyempre yung ano, magpasalamat. Yung mga times na walang-wala, yung kailangan natin, alam mo yun, yung kailangan ko ng someone to lean on. Hindi ka sumuko. Well, hindi naman kami perfect. Hindi kami perfect family. Tatlo lang kami before nag-aaway-aaway pa madalas. Pero ang importante kasi yung kaming tatlo, walang bumitaw. To be honest, sa kanil, yung dun ko sa kanila ko natutunan yung family first talaga. So, kahit talagang marami na kami pinagdadaanan, alam mo yun, talagang tutulungan pa rin naman yung isa't isa. Ishinare mo sa akin yung ganung insights. And hanggang ngayon, daladala ko siya. Naging SB19 ako. Yung drive talaga galing din sa kung ano yung mga pinagdaanan namin before. Kasi yun nga, galing kami sa wala eh. So gusto ko talagang maging successful para sa atin. And ngayon na kahit paano, medyo unti-unti, nagagawa ko na yung parang, or nakakapundan na tayo ng mga pwede na kaya, paunti-unti lang, para mas gumaan ang buhay natin. Masaya ako kasi kasama ko pa rin kayo. I love you, anak, kasi
hindi lang dahil sa sumikat ka or whatsoever, hindi yung kasikatan ang importante sa amin eh. Ang importante sa akin is, he made me proud because he is now a good influence to other young people out there or kahit kanino. Marami kasi nagsasabi sa akin na malaki ang naitulong nila sa buhay ng mga fans. And natutuwa ako. Kasi ito matyaga talaga din to eh. Parang ako rin to. Sobrang tiyaga. Hindi ito tutigil. Kaya, pursigido siya. Nakita ko yung journey niya bago siya mag-SB19. Hindi biro. Sobra. Talagang dugo, pawis, literal. Literal yon. Naglalakad yan from Ortigas hanggang sa amin sa may bunga Pasig. Naiyak ako. Kasi, tapos, yung kanyang sapatos kung sasalita ng ganyan. Pero, dikit lang kami ng dikit noon. Kasi, konti lang ang budget namin eh. So, ngayon, thank you talaga. Kasi, dahil sa inyo, mga 18, dahil sa inyo, eto ang mga anak namin, tinatangkilik nyo, sinusuportahan nyo. Kaya, happy kami dahil this is so nakapagbigay din sila ng suporta oh, sa inyo. Bilang, mama. Bilang mga idol sila. Kasi idol din naman namin sila. Pare-pareho lang tayo idol din namin sila. I'm so proud of you. Promise. Kasi... Oh gosh. No. Oh. No. Not the tears. Yeah, naging crying baby. Oh. No, she has me going to. Marami po kami talagang pinagdaanan. Hindi po biro. Then, dahil sa blessing ng anak ko, kahit paano hindi na namin nararanasan yung mga nahirap na pinagdaanan namin. So, thank you. Oh, Josh. Hindi ko alam, iiyakan pala dito. I can't. Mama, iiyak din ako. Siguro, ano, gusto ko pasalamat sa iyo, ma. Kasi laging tough love ako when it comes to family. Gusto ko talagang i-comment ka. Kasi lagi mo namang, alam kong maraming kang frustrations, hindi naman natin ginusto yung mga nangyari. Pero gusto kong i-comment ka for, syempre, for trying na merong magkaroon ng ano pa rin, na kahit matanda ka na, naggagawa ka pa rin ng something. Hindi, I mean kasi diba yung iba, tumitigil na doon. Ikaw parang nag-explore ka pa rin. And salamat kasi basically, hindi naman ako makarating dito kung hindi dahil sa mga pinagdaanan natin, sa'yo, sa kapatid ko. Salamat sa, alam mo yun, sa pagbigay buhay sa amin, pag-try na palakihin kami. And although, syempre, hindi tayo perfect, hindi talaga masasabing, okay, lumaki tayong maayos, smooth sailing, pero tinry mo. And yun yung importante dun. At dahil Mother's Day season ngayon, meron akong... Oh no! Letter. By the way, she looks so, so pretty. I love her top. It looks so good on her. You can see Josh looks a lot like his mom. Oh, this is gonna be more... I can't handle this. It's tough when it comes to family and you. Pero gusto kong malaman mo na I'm still the baby, Josh. You know? Thank you for doing your best and taking care of us. I love you, though. Aww. Siyempre ko, baby ko. Hindi niya naman ako rin. Umiiyak ang system kaya dito. But miiyak ka din. Oh no, I'm trying so hard to keep composure. My makeup, guys. My makeup. Oh, Joshy, so sweet. Happy Mother's Day. So cute. So sweet.
I know this is hard because we all have like things that we hold onto in our hearts that we've gone through, and maybe sometimes we don't know how to show the love and forgiveness and grace towards like our parents or our family. I'm so proud of Josh right now. He's made his mommy so, so happy, and you see how happy he is too right now in this moment. It's just beautiful to watch. Because I know he had a hard childhood. Ayan eh, sabi mo, yan ang gusto mo eh. We all go through that. Oh, wala! What was inside, I wonder? Oh, diba, kanina mo pa. Ayan eh, sabi mo, yan ang gusto mo eh. Totoo ba yan? Oh, wala! Wonder what was inside. Lagi humihingi ng hand-me-down sa mga sisters ko, sa mga brothers ko, kasi kesa gastusin ko sa cellphone, gagastusin ko na lang sa... Never po ako napili. Oh, I need some subtitles. Some things I was able to understand really easily, but some are a little difficult with grade now. Mga intimate moments ng anak ko eh. Mm. Kasi nga, we're busy. And katulad ko rin siya. Pati ka sa tao rin siya. Ako rin, kasi hindi ako sweet. Hindi rin ako sweet. Kasi, ewan ko ba, parang wala akong time maging sweet kasi kailangan akong ayusin yung kung ano dapat ko ayusin sa buhay. Pero syempre, nami-miss ko yung sweetness na nung bata siya. So, pinayak mo ko. Pero happy ako. Simple things makes me happy po. Kaya, me too. Yun lang naman pangarap ko eh, yung bonding tayo, makasama kita, ganyan, ganito, kayo na ate mo, mga anak ko. Yun lang, masaya na kaya ako. Eh, thank you. Ma, ang promise ko, syempre, ever gusto since. Gusto ko to, okay. Siyempre, tutulungan ko kayo. Kahit ano naman mangyari, nandito ako para sa inyo. Mentally, physically, ako ang siyempre pinakamatatakbuhan nyo kahit anong problema pa yan. Alam mo yun. And ayun. Kasi siya nang tumayong father eh, sa papadre da pamilya sa amin. So, ayun guys, kaya kayo kung may chance kayo na i-celebrate, syempre, whether it's Mother's Day season or Father's Day season, grab it kasi alam niyo yung mga, yung parents natin at yung family natin, tumatanda, nagkakaroon tayo na sarili-sariling buhay, hindi na natin minsan napapansin na, okay, ang tanda na pala ng mama ko or ng papa ko, diba? Parang ganun yung minsan mararamdaman mo. And of course, tayo may mga kanya-kanya tayong ginagawa. So, pag may chance kayo, celebrate it with them. Whether it's a simple luto lang, labas kayo, kain kayo sa labas, or kung ano yung usual bondings na ginagawa nyo. I think okay din siya. Katulad ko, I'm a perfect example. To be honest, hindi ko siya in-expect na magiging ganito kasi tough love talaga ako kay mama. Recently, kasi para siguro dahil, ano okay, ang dami kong ginagawa. Then, clouded person ako recently. So, masaya ako na nagkaroon kami ng intimate moment ulit na ganito para mapakita na, syempre, or mailabas lang kung ano yung sa loobin namin. Nako, grabe kayo, Hanabishi. Hindi ko kalain. Papapakry baby nyo ako today. I'm glad Hanabishi put this moment together for Josh and Audrey. Aldrin, I think her name is. Mama Aldrin. Kasi you made it possible for me to have my dream to be with my son. She deserves this moment. They deserve this moment. The mother's day. As moms, we try so hard to give our child a good life, but sometimes again, thank you to Hanabishi for making this day possible. Salamat po talaga. Grabe ang binigay niyo sa aming emosyon. Kanina, biruan, ngayon, nag-iyakan. Tapos ngayon, buti naman at masaya na ulit tayo lahat. Ayun, salamat din, ma. That's sure. It's so good. Very, gosh. Syempre, can we just talk about that for a moment? Natin na yun, natin na. Madadagdagan na ito. Chef's kiss. Ready ka na. Kaya naman po, kung meron kayo, syempre, pwede nyo rin si mamang i- The food is getting cold, guys. I'm gonna go eat it. Pagka sa mga
cooking vlogs niya or sa ibang activities niya, ibang vlogs niya. Mamshies. And step into my world po, may sarili po. I've seen it. Roller coaster ride. Roller coaster ride. Ayun na importante mo, nag-enjoy. I enjoyed. Kayo, nag-enjoy kayo? Sobra. Kayo ba? Kawaii. Okay guys, bye-bye. Bye. Salamat. See you next time. Thank you, Hanabishi. So sweet and cute. I cannot. Oh my god. I really like this kind of segment. So unexpected. I thought it was just a simple cooking vlog, but it felt really I really felt the authenticity of the show and that it's not scripted. Everything was coming from the heart. It's really, thank you, Hanabishi, for making this possible for Josh and Tita A to have this kind of bonding they deserve. So, oh my goodness. You guys. I did not realize what I was getting into, like the waterworks. I thought this would be cute and fun. However, it was very, very emotional and very heartwarming. Oh my goodness. I'm so happy for them. And I'm so grateful they shared this intimate moment with us, because how personal. It's very difficult to show those kinds of emotions with your parents or with your child once you're both adults, I feel like. Sometimes it's a little difficult, and but to express it on TV, it's just so beautiful and very heartwarming. I loved watching this. And of course, Josh looked amazing in his chef uniform, and I want to eat the food. I want to go buy the stuff. So this promotion style actually works very well. Anyway, thank you guys so much for watching this vlog with me. It was so much fun. I want more. Can we have more, Hanabishi? Please give us more of this. I know Josh is gonna be on the Running Man Philippines though, so I'm so excited for that. Let's go, barbecue. Okay, I gotta go. I'll cut this short. So check out my SB19 playlist. As always, if you haven't already, hit that subscribe and like button. It means so much. I'll see you next time. Bye. Paalam.